Good thing nothing happened to you. Oh, buti na lang. We hope that it doesn't happen, di ba? Ah, tae, gage, oh my God. Okay. Wala na ko ilaw, wala. Sa video na to, sasabihin ko po yung nalalaman ko kung paano mag-bike vlog gamit ang action camera. At i-unbox ko na din yung camera na parang nagka-transform. Tulad din ito ng ginagamit ni Kuya Angelo Biker Dude, isa sa mga pinakasikat na siklista dito sa Pilipinas. Pero gagabitin ko to sa isang matarik na bundok, umaga hanggang gabi. So sana matulungan ko po kayo sa pag-video ng mga simpleng ride nyo sa kalsada man o sa bundok kahit hindi po kayo vlogger. At sana patuloy lang po kayo gumawa ng mga bike videos. Kasi kung di nyo po alam, nang dahil lang sa isang bike video na napunod ko 4 years ago, ito po ngayon ang Zab Trail Rides. Kaya salamat po dun sa mga biker na natripan lang mag-video. Hindi nyo alam, merong isa dyan na bumili ng bike sa Lazada nang dahil sa inyo. So dahil usapang camera po tayo, konting trivia muna po tungkol dito. Noong 1960, una po nagkaroon ang first person point of view na angle. So ganito po yung itsura nila. Kung hindi na-invento yung GoPro, malamang ganito yung itsura o yun. So simulan na po natin ang paano mag-bike vlog gamit ang action camera. So bago ko magbisikleta, umaga hanggang gabi, bubuksan ko muna itong camera na gagamitin natin. Kailangan ko ng gunting. Itong gunting na ito, mahal ito eh. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! What is that? What is this? Mag-vlog tayo, kailangan may acting cam, mic adapter, standing hub, a case, battery, tanggal ng camera. Tara. At yung camera. Tada! Ito ay Insta360 1R. Ito ay nagkakalaga ng 23,000. Ay, lintik ang mahal naman pala. Wait lang, bago po kayo mag-react, explain ko muna kung bakit naging mura ang 23,000 para sa camera na to. Ang ganitong footage ay galing sa GoPro 8 na nagkakalaga ng 20,000. At ang ganitong footage naman ng GoPro Max ay nagkakalaga ng 28,000. So let's do the math, 20 plus 20. Boy, Google on Yuang 20 plus 28? The answer is 48. At wala, tumataging ting na 48,000. Mas mahal pa sa'yo. At ito na nga pong Insta360 na mataba ang utak at pinagsama po yung dalawang footage na yan sa isang camera sa halagang 23,000. So paano nangyari yon? Ito pong Insta360 ay parang si Bumblebee na pwedeng mag-transform. Yung normal na lens nito ay pwedeng kalasin at palitan ng 360 na lens. Sab, parang hindi waterproof yan. Paano kung gusto ko mag-bike vlog underwater? Sige, kung diyan ka masaya, pagbibigyan ka nitong camera na to. Dahil ito po ay waterproof ng 16 feet. So meron na tayong camera. Kaya oras na para pumunta ng bundok para maipakita ko sa inyo kung saan ko nilalagay yung camera ko. Sisimulan ko po dun sa pinakamadali o pwede dun sa mahirap gawin pero pinakamagandang anggulo. At eto na, tapos na ang kalokohan. Oras na po para bumaba sa bundok para maipakita ko na sa inyo kung paano ba ako mag-bike vlog. Ngayon ay January 7. Magpupunta ako ng Papis para mag-shoot ng review para sa Insta360. Oh my gosh. Ito nga pala yung bagong tubig. Ito sa mga pinakamatarik na ahon. Mga sinumpang ahon. Kahapon, binili ko na po yung yung box van kay Kuya Calvin. Shoutout sa Gear Up Garage. Kahit isang buwan, naka-experience ako ng drivetrain na hindi ko pinoproblema na masisira. Ito kasing SLX ko. Baka mamaya, bali na naman eh. Yan? Bakit? Ano naman yan? Toko ba yan? So mga isang buwan ko ginamit yung box van. Sa mga hindi ko nakakalam, yun ay 9-speed drivetrain. So nag-ataka kayo kung bakit 9-speed. Huwag kayo mag-alala kasi 50 teeth naman po yung gamit ko. Yung 9-speed mayroong 50 teeth na cogs. Kaya ayos na ayos lang kahit 9-speed lang. Kanyang 3 skulls ba yun?
So unahin ko na i-demo yung helmet mount. Didikit mo lang yung mount kung saan kinakabit yung camera. At isang sekreto po, para maging matibay to, apoyan niyo yung adhesive tape at saka niyo po idikit. Ray! Okay. Oh my gosh! Oh my god, Sab! What are you doing, my friend? So good luck na lang kung matatanggal mo pa yan. So ito po yung mount na nakadikit sa tuktok ng helmet. 360 na lens po yung gamit ko dito para wala akong mamiss na action. Tulad nito, si Kuya Frank lumiko doon. So kita pa rin ang 360 na action cam. Dito po sa angulo na to, pwede nyo makita yung rider na nasa unahan nyo o nasa likod. Maganda po ito gawin tuwing may group ride o kaya may hinahabol ka na rider. Ah, grabe! Ano ba? Wow, inayos nila yung lan. Kinuha nila. At bonus po yung smooth na footage kasi sa ulo po nakakabit. Kasi sobrang laki po nung difference ng smoothness ng footage kung sa katawan nakakabit yung action camera. Woo! Sarap! Ang pangalo po sa listahan ay ang handlebar mount. Makakabili po kayo ng ganito sa Lazada at ikakabit mo lang sa handlebar. So dito meron na kayong footage yung sarili mo o yung rider na nasa unahan. Wala talaga akong preno. Grabe. Ang preno yung una. Pangatlo po sa listahan ay itong chest mount. Susuot mo lang ito sa katawan tapos pwede mo nang ikabit yung camera. Dito, kita mo yung action sa handlebar at yung dinadaanan mo. Tapos magiging matulin pa yung effect nito sa video ng camera. Isa to doon sa pinaka-common na angle, lalo na sa mga road biker. Sakto, tayo ko yung track. Ganda, maganda. Yan! Nagawain. Grabe lalim! Oops, trivia po muna uli. Alam niyo po ba noong... Di namin alam. Alam niyo po ba ang pinakaunang action camera na binenta ay noong 2004 sa halagang 1,000 pesos. Ang tanong ko sa inyo, anong brand ang gumawa nito? Pangapot po sa listahan ay itong bike mount. Gamit itong mount, iipit mo dun sa tube ng frame. Dito, kita mo yung action ng gulong at cambio. Okay, ito para mas maging interesting yung video. So hindi naman po kailangan buong ride eh nakalagay dyan yung camera mo. Mga 2 minutes lang siguro okay na yun. So pwede mo rin siyang iharap kung nauumay ka na doon sa rear wheel. At first time ko nga pala pinakita yung binti ko sa action camera. At dahil dyan, kailangan kong pindutin ang subscribe at like button. Sunod po sa listahan ay yung chin mount. Ito po yung telescene chin mount. Nakastrap lang siya sa baba ng helmet mo. Tapos medyo tulad siya ng chest mount pero mas smooth po yung footage kasi sa ulo nakakabit. So ito po yung gamit ko sa mga trail ride ko kasi mas komportable po ako dito kaysa sa chest mount. Medyo nakakailan po kasi kung may nakapulupot sa katawan yung strap. Para sa akin, ito pong chest mount yung pinaka the best kasi kitang-kita mo talaga yung rider na nasa unahan mo. At last one ay ang selfie stick mount. Ito yung pinaka trip po sa lahat ng mount na ginagamit ko. Sa mga nakasabay-bay dyan, ito yung ginamit ko sa isang episode ng trail series na tumama sa sanga ng puno. Uy, grabe ang puti ko! Yung camera ko dyan ka lang! Para magaya mo to, kailangan mo ng dalawang handlebar mount, dalawang buckle mount, selfie stick, at madaming salon pass para sa stiff neck na makukuha mo. At kung naumay ka na sa mukha mo, pwede mo siyang ilagay sa likod para maiba naman. At sinubukan ko po yung 360 na lens dito sa mahabang antena na suot ko. At sa makikita nyo, kitang kita pati ang kabayo. Shoutout sa'yo, Horsey. Putang ina ko lang. Ay! Padaan ako. Makasaguran ako. Oh my gosh. Peace be with you, my friend. Daan ako. Oh, shit. Oh, my God. This is so good. At isa pang gamit ng selfie stick ay itong parang drone shot. So, isusuot mo itong bell strap sa katawan mo. Tapos, iluduktong mo yung selfie stick. Tapos, meron ka ng parang drone shot. Kasi hindi kita dito yung selfie stick. Parang lumulutang lang yung camera. So maiba tayo, yung bundok po na nakikita nyo sa taas, yung po ang Tagaytay. At doon po ako galing kanina. Sa gilid naman, hindi ko po alam yung tinuturo ko, parang may taniman po ata. At doon po sa likod ko, may araw.
At so ayun, dahil tapos na po ako kumuha ng footage para sa demonstration sa paggamit ng action camera, samahan niyo muna ako mag-ride bago ako umuwi. So tara! Dami kong abubot sa katawan, dalawa action camera, may dalang bag. Andito na po ako sa starting point ng trail. Nalala ko 3 years ago nung sumali ako dito. Hindi ko alam kung anong dapat isuot, anong protective gears. Kaya kumuha na lang ako ng jacket at nagsuot ng PE uniform. Hey boy! Solo ride! Wala sanang bayawak dito mga kaibigan. Kunting trail tip po muna. Kung mapapansin nyo, lagi po ako nakatayo sa bisikleta. Ginagawa po ito para malipat yung bigat ng rider kung saan kailangan. Pwede sa harap, likod, kanan o kaliwa. Tapos nakabend po ng konti yung binti at braso para maging absorber ng mga lubang. Timba ka pa kalabaw ka na. Bago nga pala yung sapatos ko, bumili ako. Sandugo, 50% off. 695 lang. Dito, umupo ko saglit para maipahinga yung binti at braso ko. Ginagawa ko lang ito sa patag na part ng trail. Tapos, tatayo na uli ako pag malubak na. Putik, oh my gosh! Mas madali dito kaysa sa kabila, sa triskal. Pagkatapos ko ng stage 3, lumipat naman ako ng stage 2. Huwag kang sasabit! Eh, teka, sasabit agad to dito. First time ko po itong gagamitin side helmet mount. Sana wag bumangga sa puno. Ay ko, nakalimutan ko may camera ako. At maibahagi ko lang po, meron po tatlong stages dito sa Papis. At ito pong stage 2, yung pinaka-paborito ko. Doon po sa 3rd episode ng trail series, stage 2 at stage 3 lang ang napakita ko sa inyo. Pag na-upgrade na ako sa stage 1, ipapost ko sa Facebook page yung Sad Trail Rides para makita nyo din. Maganda rin doon at sobrang haba. Doon sa stage 3, inaalala ng mga rider yung tubo. Dito naman sa stage 2, inaalala nila yung baka. Kasi dati, nung huling ride ng mga kaibigan ko dito, ganito yung nangyari. Ay, baka! Aray ko! Aray ako! Sumpay ko! Yeah, boy! Pagkatapos nito, aakit muna ako sa bundok gamit ang pinagbabawal na technique. Kakain lang po ako ng lomi tapos pupunta naman ako sa Triskals, Laurel, Batangas. So, lomi nga po. Ito lang po. Ito po ang bayad. So ito po yung Triskals. Ito po yung panglimang episode sa ating trail series. Kung bago lang po kayo dito, ako nga po pala si Sab. Gumawa po akong listahan ng mga lugar na gusto kong puntahan. Hindi ko na kung paano matatapos to, pero ang alam ko makadating din ako sa dulo nito. At last year, nakalimang lugar po tayo. At maraming pong salamat sa mga nakasubaybay. Kung nagustuhan mo ang channel na to, pakampas naman yung like button. Alam ko napakaliit lang na bagay nun, pero malaking tulong na po yan para sa akin. Pagpunta ko sa Triskals, may nakilala ko yung dalawang bagong rider, si KJ at si Kuya Frank. So sumabay na po ako, pumaba sa kanila. Saan ko ba? Pero yun sila. Maganda, maganda. Yew! Yew! Lumaka ito, malabak na ito. Rocket! Bumaba lang din po ako dito sa Triskals kasi may kukuhain ako ng jersey galing ka na kay Layot kay Doc Dainis. Tapos na po ang Pasko pero Merry Christmas po ulit. So maraming salamat po sa inyo at sa Team KKK. Andito na po kami sa baba at dito na po yung madaming jumps. Yeah, boy! Woo! Yeah, boy! Woo! Woo! Tae! Ayoko na, ayoko na! So ito po, kinuha ko na yung jersey na sinasabi ko kanina at pauwi na po ako. Kaso inaya pa ako ni Kuya Jay at Kuya Frank na mag night ride sa gabi. May night ride ba sa umaga? So sumama na po ako at susulitin ko na yung araw na to, umaga hanggang gabi. Kasi next week, balik module na po uli ako. At habang di pa po lumulubog ang araw, bababa muna kami sa trail kung saan ginanap ang 2019 Downhill Sea Games. As usual,
Para makataas sa tuktok, ginamitan uli namin ang pinagbabawal na teknik. Sa ilang taon na pagbaba ko dito, lagi po ako sumisip lang kapag masyadong mabilis na. At ngayong 2021, sa first New Year ride, tutulilan ko at susubukan kong hindi sumemplang. So tara, clean run o semplang. At konting trivia muna, berm nga po pala yung tawag dito sa dinadaanan ng gulong ko ngayon. Itong lupang nakaangat sa mga likong daan. Ito yung nagbibigay ng grip sa gulong sa mga paliko. Malapit na po dito yung Astig Line. Ito po yung part na makitid yung daan, palusong pa, tapos sobrang lubak. At eto, medyo semplang na nga po ako. Hindi ko po kanayang speed sa part na yun, kaya tumukod yung balikat ko. So, mission failed po tayo sa unang subok sa 2021. Pero tuloy po tayo at susubukan ko pa din hindi semplang sa kalahating part ng trail. Tignan natin kung kasemplang ba uli ako. Bale, parang ganito na din po yung ginagawa kong ensayo para sa mga race na dadating. Sinusubukan ko yung best ko na hindi sumemplang sa trail. At ginagawa ko lang po ito kapag meron akong kasama sa trail. Grabe. Maayos ko naman na baba yung kalahati ng trail. Malinis, walang semplang, pero... Ito. Oh my gosh! Ito. Oh my gosh! Bali! Sumabit! Flashback kaninang napakagandang umaga. Ito kasing SLX ko. Baka mamaya bali na naman eh. At nabali na nga. Good thing nothing happened to you. Oo, buti na lang. Normal naman yan. But wait, we hope that it doesn't happen. Diba? Basta safe naman. Oh yeah, basta safe. Hindi ko pa din alam kung ano nangyari. Pero tatanggalin ko na lang yung cambio sa kakadena. Para makapag night ride na po kami. Palusong naman yung bundok kaya ayos lang. Habang papakit kami, papulubog na ang araw at pagtaas namin, sakto madilim na. At wala na kung ano-ano pa, bumaba na po kami. First time ko po bababa sa downhill line ng ganito kadilim. May ilaw naman na pinahiram sa akin si Kuya Jai. At kaso sobrang konti lang ng battery. Hindi ko alam kung paano ako bababa pag namatay ito sa gitna ng trail. Kaya bawal po kami magtagal sa loob ng bundok. Ang tanong ko tuloy ngayon, umabot kaya yung battery sa baba? Ang dilim! Bagong challenge at experience po ito sa akin. Kung sa araw ay nahihirapan na ako bumaba dito, paano pa kaya ngayong limitado lang yung kita namin? Makababa kaya kami ng safe? At paano nga ba tumira ng jump sa dilim? Grabe! First time ko makababa ng gabi dito! Nasa unahan ko si Kuya Frank at sa likod ko naman si Kuya Jai. Kailangan dikit-dikit lang kami kasi yung ilaw ni Kuya Jai ay mahina lang. Kaya hindi niya masyadong maaninag yung daan. Wala lang ako kita! Ito na, nakakatakot na dito! Drop! Grabe! Oh my God! May drop dito. Drop. First time ko titira ng drop ng gabi. Oh my gosh! Ang ganda pala dito pag bumaba ng gabi. Kitang-kita mo yung mga ilaw sa Batangas tapos ang ganda ng langit. Kita yung ano? Batangas ba yun? Hindi mo nakita yung bangin. Patating na po dito yung isa sa pinakamatarik na part. Tingin niyo po na maigi si Kuya Frank. GNBN line. Ito, bago sa ibangin, gagi. Ah, tae, gagi, oh my gosh. Ah, tae, gagi, oh my gosh. Oh, shit. Nice save. Oh my gosh. Uy, ito na. So far, naging maayos naman yung run. Pero may paparating na good news at bad news. So bad news muna. Habang pababa kami ng pababa, palabo na ng palabo yung ilaw ko. At maya-maya, nag-blackout na tapos wala na akong makita. Wala na ako ilaw! Nawala na ako na ilaw!
Pero ang good news, nasa baba na po kami ng trail. So paano po ba yan? Kita kasi lang po susunod. Paalam!